Sa kasalukuyan, maraming pagbabago ang nangyari sa normal na buhay sa buong mundo nang dahil sa pandemic na nararanasan. Isang sitwasyon na kinakailangan maunawaan ng lahat upang mapaglinaw ang kaisipan sa kung paano o ano ang nararapat. Hello mga ka-reality of life! Welcome back to my channel. Isang motivational story na naman ang aking ibabahagi na tiyak na magbibigay sa inyo ng aral ukol sa realidad ng buhay. Hanggang ngayon, damang-dama pa rin natin ang pasakit na dulot sa ating normal na pamumuhay ng pandemya ang kinakaharap. Tunghayan natin ang pagkakaiba ng normal noon at normal ngayon, lalong-lalo na sa ating mga empleyado. Ito ay isang pagbabalanse lalo na sa mga nawalan at nanatiling may trabaho pa rin sa gitna ng pandemyang ito. Noon, naghahabol tayo na tumaas ang sahod sa trabaho dahil sa ating kakayahan. Ngayon, sa dami ng nawalan ng trabaho at kung isa ka doon, inaasam mo na maibalik ang dating trabaho at ang dating sweldo. Noon, hinahangad mo ang promotion dahil napapanahon na para sa iyo ang umangat. Ngayon, pinangahawakan mo ang iyong posisyon upang wag lamang matulad sa iba na natanggal sa trabaho. Noon, iniisip mong mag-quit na sa trabaho upang humanap ng mas magandang oportunidad. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan dyan ka lang sa trabaho mo para sa seguridad ng pangangailangan ng pamilya. Noon, sa nag-opisina, ayaw na ayaw mong bitbitin pa uwi ang iyong laptop dahil tapos na ang trabaho. Ngayon, kinakailangan mong ilipat ang iyong opisina sa bahay upang magampanan ang iyong trabaho. Noon, nagpaplano ka ng mahabang bakasyon kasamang pamilya dahil iniisip mo kailangan mo rin ng break upang makapag-relax at matugunan ang mga pagkukulang sa kanila. Ngayon, hinihintay mo kung kailan ka ba makakabalik sa iyong trabaho dahil ang tagal mo nang kasama ang pamilya 24/7. Noon, lagi nating hinihintay ang weekend upang makapag-enjoy kahit saglit na pahinga sa trabaho. Ngayon, hinihintay natin kung kailan ba mawawala ang pandemya. Noon, ginagamit ang video call upang kumustahin ang ating mga kaibigan o kamag-anak na nasa malayong lugar. Ngayon, nagbi-video call tayo upang kumustahin ang kapitbahay. Noon, lagi ka naghahanda na isusuot para sa mga okasyon. Ngayon, walang okasyon na kinakailangan mo magbihis ng maganda. Noon, lagi kang nangangamba tungkol sa mga pangarap na nais pagandaan sa future. Ngayon, lagi kang nag-aalala sa kasalukuyan at hinihiling sa tuwi na sana lagi kang maayos at ang iyong pamilya. Ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong ating naranasan sa mahaba-habang panahon na rin na dulot ng hindi nakikitang kalaban. Kung iyong susumahin kaibigan, masasabi mo ba na ang lahat na dulot ng pandemyang ito ay puro hindi ka nais-nais? O may mga bagay na naidulot siyang nagpabago sa pananaw mo sa buhay? Kung babasihan mo ang noon at ngayon, masasabi mo sa sarili mo na maraming nakakalungkot na pangyayari ang naging dala ng pandemya, lalo na sa mga sinamampalad na naapektuhan ng kanilang kabuhayan. Pero ikaw kaibigan, nanariyan pa rin sa ngayon at nananatili na may kabuhayan. Naisip mo ba na sa kabila ng takot na ating nadarama sa kasalukuyan, ay nagkaroon ka ng mga pagkakataon ng mga kasamang pamilya na naipagkait mo sa kanila at nagkaroon ka ng panibagong kaalaman sa pagbabago ng iyong normal na routine kaysa noon? Sa mga naapektuhan na nawalan ng trabaho, ay nakaisip ng mga bagay na kaya pala nila at ang karamihan ay natutong lumabas sa kanya-kanyang comfort zone. Oo, tama ka kaibigan. Malaking takot, pag-aalala ang nasa ating puso at isipan. Pero naisip mo ba na hindi naman mangyayari ito kung hindi minarapat ng ating Panginoong Diyos? Naisip mo ba na baka kaya nangyari ito, ikaw na lang,
Sa inyo na lang, kaibigan na nakikinig ngayon. Naisip mo ba na kaya nangyari ito ay upang malaman mo sa sarili mo na hindi lang pala yung trabahong inaasahan mo ang kaya mong gawin? Na ang mga talento na meron ka noon na di mo ginagamit ay isang bagay pala na mas magdudulot sa iyo ng mas masaganang pagkakakitaan, ngunit sumandal ka na lamang sa pamamasupan. Sa tuwina, na, di natin napupuna ang biyayang ibinibigay sa atin ng ating Diyos na lumalang. Dahil hindi ang mismong gusto natin ang ating nakukuha. Kaya siguro nangyari sitwasyon na ito ay upang ipadama niya sa atin na matuto tayong magpasalamat sa kung ano ang meron tayo. At huwag laging inaasam ang meron ng iba. Alam niya kung ano ang nararapat sa bawat isa. Kung sa tingin mo nararapat para sa iyo o nakikita mong meron sa iba, isang tanong kaibigan, nakapagpasalamat ka ba sa kung ano ang meron ka? Alam mo ba na para sa iba ay iniisip nila na sana sila ay nasa katayuan mo ngayon? Laging tatandaan, ang bawat isa sa atin ay may mga pasanin sa balikat. Baka hangad ka ng hangad ng kung ano ang meron ng iba, lalo na sa mga material na bagay, pero hindi mo naman nakikita ang bigat na kanilang dinadala. Baka kung ibigay sa iyo ang lahat-lahat ng meron sila ngayon, kasama kung ano ang katayuan at pasanin nila, bigla mong sasabihin, okay na sa iyo kung ano ang meron ka noon. Sana nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon at motivation ang ating short story upang huwag kalimutang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na ang bawat bagay na nangyayari at dumarating sa atin ay biyayang galing sa Kanya na dapat nating pasalamatan. Hello mga ka-reality of life! Sana nagustuhan ninyo ang ating muting istorya na kapagbigay ng motibasyon at inspirasyon sa bawat isa upang ating maalala na kahit anuman ang dumarating sa atin ay isang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos dahil alam niya na kaya niya ibinigay sa atin ang isang bagay ay kaya natin itong harapin. Natuto tayo magpasalamat sa kung anong meron tayo dahil habang nakatanaw tayo sa iba, may iba rin namang nakatanaw sa atin. Tulad nga ng ating nabanggit, sa tuwi na inaasam natin ang meron ng iba, nakalimutan natin na meron din namang umaasam ng kung anong meron tayo. Matuto sanang makontento ang bawat isa, maging malakas ang loob, maging handa para sa pamilya. Yun lang naman ang ating laging iniisip, ang kapakanan ng ating minamahal sa buhay. At sana pa, sa tuwi na matuto tayong ipagpasalamat ang lahat sa ating Diyos na may lalang. Maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig. Again, this is daddy.ric talking about the reality of life. And don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. Sabi nga, para wala kang nalalampasan. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And also, don't forget to follow my Facebook page, daddy.ric, the reality of life. And mega shout out to all my subscribers. And thank you very much to my new subscribers. At tuwag nga na nabanggit ko kanina, if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. At para sa mga nagnanais o nagre-request na magpa-shout out para sa ating mga next videos, just leave your comments dito sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel. Just put hashtag daddy.ric shout out at mailalagay natin yan sa mga susunod nating mga videos. Maraming salamat po sa inyong oras ng pakikinig at lagi nating tatandaan, ingat, ingat, ingat. Again, this is daddy.ric talking about the reality of life, and as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Maraming salamat po. God bless us all.